Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagnanais na maging masagana ang inyong pamumuhay? Nako mga bossing, lalo-lalo na ngayon po ay November na. Nako, kailangan po ay meron na tayong mga ganyan na pangalis ng mga kamalasan at pang-inganyo ng kasaganahan. Dahil ang susunod nito ay December na, tapos 2021 na mga bossing. Ngayon po mga bossing, para po tayo ay makaranas ng kasaganahan at mabago takbo ng ating pamumuhay. At instead na kahirapan na lang po lagi ang ating pong nararanasan, subukan niyo po itong gawin kung kayo po ay may paniniwala sa mga ganito mga pampaswerte. Mainam na meron tayong ganito. Kasi ang mga taong mahilig sa mga pampaswerte, naniniwala sa mga pampaswerte, mga bossing ko, yan po eh hindi napapatinag sa mga hamon ng buhay. Yan po eh fighter na tao. At yan po eh napakarami mga iba't ibang mga ideas dahil alam niya na hindi laging ganyan ang takbo ng kanyang pamumuhay at hindi siya mamalasin dahil napakarami niya mga pampaswerte at bukod sa sipag at tiyaga at panalangin sa mga Panginoon. Marami akong mga kakilalang ganyan na nagtagumpay sa pamamagitan ng hinahaluan ng mga pampaswerte. Yung banti po na siya ay masipag na tao, bukod pa sa siya po ay madiskarte, bukod sa panalangin sa mga Panginoon, ay napakahilig niya sa mga pampaswerte at tunay naman na taguyod niya ang kanilang pamilya kung sa pamamagitan ng mga gato mga pamamaraan. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga gato mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Ko na mas mainam na meron tayong mga ganito mga pamamaraan kesa po tayo itanggap lang ng tanggap ng mga kamalasan ng mga pinagdadaanan natin. Pero syempre mga bossing, depende ito sa ating mga paniniwala. Alam niyo po ba mga bossing ko na ako po ay napakarami kong mga iba't ibang mga kakilalang tao na sila po ay iba't iba naman po ang kanilang racket. Pero talaga namang humahanga ako sa kanila. Lalo-lalo na ito po ay kakilala ko po ito. Siya po ay single mother mga bossing ha. Siya po ay may pakiwari ko'y tatlong anak or apat. Ayan. Ngayon po mga bossing ay nataguyod niya lahat ng kanyang mga anak at ngayon po ay kalaki-laki ng kanilang tahanan. At yan may natatandaan ko no ako po'y may tinda pa ng mga pampaswerte noon. No ako po'y kasalukuyang sinuswerte pa rin. Ay, kumbagay ako po'y nalis laang eh. Iba po yung aking mga niraket. Halimbawa eh, instead ng mga pampaswerte, base sa aking mga nalalaman, ang mga niraket ko ay damit. Tapos, yung nauso pa yung mga rose gold, 925 na mga silver, kung ano-ano, yung mga ganyan, aking mga pinagrarakit dati, at yun din po yung sa pagkain. Kumbaga, hindi po kami, ano, sablay po lagi po kami, at nadali pa kami ng mga MMDA, giniba ang aming pong ginawang karinderya, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, ay dahil nga po sa dami ko mga pinagdaan ng mga pagsubok, ay talagang dito pa rin ako bumagsak sa aking nalalaman. Ngayon po ay kailangan lang ay mag-concentrate. Meron din ako kakilala mga bossing, siya po'y sinuswerte na, kaya lang po ay kumbagay gumawa po siya ng tubig. Pagtapos na sinuwerte na po siya dahil nga doon sa tubig at asin, ababro niyo, syempre sinuswerte na, busy na po yan. Nalimutan na, nakita na lang niya ay iga na. Diyos ko, kaya pala sabi niya, parang bigla niyang naalala na naman ang kanyang pampaswerte, iga na pala ang kanyang tubig at asin. Basta wag lang po yan maiiga mga bossing at magdudumi. Yun po yung lagi po sinishare po sa inyo. Ay dire-diretso po ang flow po ng swerte. O siya, ito pa iba naman sa mga pamamaraan ng mga pampaswerte. Kailangan lamang po ninyo ng isang malinis na papel at ganun din po ang panulat. Isusulat po natin dito ang ating tunay na pangalan at apelyido. Pagtapos, yung birthday po ninyo kung kailan kayo pinanganak at yung year. Yan. Pagtapos po nito mga bossing, tutupiin niyo po ito. Tapos, kumuha kayo ng isang platito mga bossing. Pagkatapos mga bossing, lalagyan nyo po ito ng bigas. Kahit ilang bigas butil. Kahit mga 25 na butil lamang ay okay na. Kasi pag maraming bigas, binubukbuk lamang po yan. Okay na po yan. Pagkatapos, lalagyan nyo ito ng piso. Alam nyo naman mga bossing, ang lakaran natin pagdating sa barya. Kung sino-sino na po kasi ang mga humawak po nito na maaaring may kakibat ng kamalasan sa buhay. Na maaaring dumikit dito at kapag tayo nag-wish dito na hindi natin siya nilinis, ay maaaring hindi po ito tatalab. Total naman ay gumawa na kayo ng ganito, ay di lubos-lubusin na po natin mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo ay may mga tubig na aking mababanggit, pwede po yan nagmula sa kalikasan. Halimbawa ay tubig ulan, tubig ilog, tubig dagat, tubig batis, tubig lawa, or kaya tubig bukal,
Basta nagmula sa kalikasan na yan na malinis, importante ay malinis, ay swerte-swerte po yan. Ngayon po mga bossing, kung wala naman po kayong ganyan, tubig rin po ay okay din naman. Halimbawa ay sa isang basong tubig, lagyan mo ito ng isang kutsarang suka at konting asin at ihulog ang ating pong barya. Kahit piso lamang ating kailangan. Pagkatapos po nito, na sa may silangan nyo pong pagbababad po yan, na 6:37 hanggang alas 8 ng umaga, kahit anong araw, basta umaga nyo po siya ibababad. Pagkatapos ng 5 minuto, hanguin nyo po siya at ibilad sa sinag ng araw, tayayan siyang pusang matuyo, mga bossing. Kapag po siya inatuyo na, very good na po yan. Ngayon po, gagamitin na po natin pang paswerte. Magwi-wish ka lamang po dito sa may silangan, think positive. Sa pamamagitan nito ay lahat ng mga kamalasan ko pinagdadaanan ay masusolusyonan. Mababago ang takbo na aming pamumuhay at instead na kahirapan ay kasaganahan ang mapapasamin. I-wish nyo na lahat-lahat ang nais nyo po dito. Pagtapos na po kayo mag-wish, ipatong nyo lamang po siyang ganyan, mga bossing. At ito po ay ilagay sa ilalim ng inyong higaan. Ang dulot po nito ay walang mumpay na swerte. Pwede rin po ito sa may silangan or kaya sa may altar. At ito po mga bossing ko ay importante po nito. Kapag po kayo nakagawa na ng ganito, sa December 26 ang pagpapalit po nito, kukunin nyo po ang barya, kunin nyo na rin po yung bigas, tahiin nyo po ito sa berdeng tela at ilagay sa inyo pong pitaka. Ang dulot po nito ay wala ng humpay na swerte. Pagtapos pagdating naman sa ating pong yellow paper sa ating pangalan, sulugin nyo lamang po ito at mag-wish ka sa pamamagitan nito ay magagrant ka agad ang aking mga kahilingan. Tapos gumawa na lang ulit kayo ng panibago. Kasi mas mainaman yung mga ganito, mga bossing ko, ay gagawa tayo ng panibago dahil maaaring marami nang nahigop na mga kamalasan po ito na maaaring matangay pa ninyo sa 2021. Pero yung barya, okay na po yung mga bossing kasi nalinisan nyo na isang beses. Yan po isa sa mga pinakamabisang pamamaraan para mag-flow po sa atin ang kasaganahan, ang kaswertihan. Basta positive lamang, ayuda na lagi salitay ng mga magaganda, kalimutan ang pangit. Pagkatapos, kayo po'y huwag makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon. Humingi po kayo ng pagbabago sa Kanya. Humarap sa may silangan tuwing umaga, ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga at magtapon ng mga kamalasan na pinagdadaanan at i-welcome po natin ang kaswertehan. Siksikliglig at umapaw na biyaya ang mapapasa atin. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga ganitong mga pamamaraan, aba, subukan niyo po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat na mabasing!